dapat siya mag-slice ng ano, no, ham. Para matikman natin yung iwan. Yes! Ayun, pagkalokohan talaga. Pagkalokohan talaga, Diyos ko. So yun, no? Tulad nga rin sabi ko dun sa last video natin, gagawa naman tayo ng pulutan. So, gagawin natin ngayon is luncheon meat dinakdakan, or kasi yung pangalan nito dati, i-remake ko lang to eh. Ginawa namin before yung sa TikTok, yung nag 1M views, ano siya, spam dinakdakan. Pero pwede kayong pumili ng luncheon meat of your choice. Unfortunately, hindi na kami dun active and alam ko na-hack na yun eh. Ang ginawa namin dun, spam dinakdakan. Pero ngayon, budget friendly lang. So, bumili ako ng luncheon meat na mura lang, halagang 90 pesos lang to, kumpara sa spam na mahal. Then, ang kailangan lang natin, mayonnaise, sibuyas na pula, siling haba, pwede rin kayong gumamit ng siling labuyo. Then, asin, konting paminta, konting mantika pang tusta, tsaka... Pabago. Hindi, detergent. Hindi, joke lang. Suka to, suka. So, ngayon, gawin na natin. Iwain muna natin yung luncheon meat natin. Mm. Ang galing, oh. Kakaiba magtaktak talaga. Yan. Hiwain lang natin siya ng dice. Mm. Linis kamay ko, ha. Tsaka kami naman kakain ito, eh. Mga maganda yung nakuha nating luncheon meat. Mm. Kumpara sa firm siya. Tsaka madali hiwain. Yung iba kasi nadudurog. So, yan. Tatlo-tatlo lang muna. Tsaka natin siya i-dice para mas madali. Siyempre, kung dinakdakan yan, baka isipin ng iba, walang kulang siling labuyo. Pwede naman silang gumamit ng siling labuyo or pwede rin siling haba. Depende sa anghang na gusto nila. Uh-huh. Saka depende rin, no, sa luncheon meat. Sa luncheon meat na gagamitin nyo, pwede kayong gumamit ng spam dito. Kasi originally, yung ginamit ko talaga dito, dun sa TikTok account natin na nahack. Spam. Spam yun. Pero spam light, ata, hindi ako nagkakamali. Pero pwede na to, any brand ng luncheon meat. So, isa na, hindi ako pro maghiwa, ah. Huwag niyo ako i-bash. Ayan. So, ngayon, naiwan na natin. Magpapainit na tayo ng kawali. Ayun, matunog, eh. Parang kulang yung, ano natin, mantika. Dagdag tayo konti. Wait lang, Jake. Kuha lang din ako ng sensit. Pwede na yan. Ngayon, prito na natin siya. So, pagpiprito, wala namang specific na oras kung gano'ng katagal. Bahala kayo kung gusto nyo matusta. Masarap kasi ito tostado. Baka crunchy, no? No, depende. Kasi maghahalo pa tayo ng ano eh. Lalagay pa tayo ng mayonnaise. Yan. So, habang piniprito natin, iwain na natin yung ibang spices. Balikan natin yan. Siguro isang sibuyas lang, pwede na. Pero kayo, depende kung gusto nyo dagdagan, pwede naman. So, ito sa akin, yung malaki na gagamitin natin. Kayo rin bahala kung anong hiwa gusto nyo. Uh-huh. Sa akin ganito lang. Ang basic cutting lang. Tupan, naghihibuha ka na rin sibuyas. Ano daw pinagkaiba niyan sa puting sibuyas? Kulay. It's official. You suck. Hindi ko alam eh. Basta. De, sa English nga, ang tawag nila dito sa ganitong sibuyas, shallot. Pero yung white, yung onion, white onion talaga yun. Pero ito, shallot sa English. Ewan ko ba't shallot eh. Baka dahil siguro sa hina. Sa... Ewan ko, tanong natin kay Ninong Ray. Sa itsura. Wala tayong kredibilidad sa pagluluto eh. Ayan, pwede na yung mga ganyang hiwa lang. Ano talaga pag matalas yung kutsilyo. Mm-hmm. Madali, tsaka iwas sugat.
ito, set aside natin. Then, ito naman. Siling haba. Siguro mga 3 piraso. Total, pang pulutan to. Pero pwede rin to pang ulam, ha? Siyempre, choice niya yan. Tapos sa hiwa, ganyan lang din. Typical na ano lang. Ano, kayagunan. Slant lang. Kunyari, magaling. Yan. Right. Matansik. Nagpapawisan na siya. Init, ha? Bakit daw yung iba tinatanggal yung buto sa loob ng sili? Ah, yung pang dynamite naman yun eh. Eto, kailangan natin ng ano to eh. Medyo manghang talaga. Kasi di ba kaya naman tinatanggal nila yung sa dynamite para hindi ganun kaanghang. So yan, pwede na siguro yun. So antayin na lang natin to maluto. Then pagsasama-samahin lang natin lahat ng spices. Haluhaluin lang natin para magpantay. Kailangan crispy. Chef. Chef. Ayos yung cooking mo, ah. Cooking ng ano yan? Cooking ng tambay. Cooking ng mga manginginig. Cooking. Isa kailangan tostado. Para crunchy. Hindi mo daw ginamitan ba ng itlog o arena? Wala tayong gagamitin itlog. Ano lang. Yan lang. Kasi yung authentic na dinakdakan, diba, iniihaw yun, pagkakaalam ko iniihaw yun. Tapos ang ginagamit doon, utak ng baboy. Which is may pamalit naman tayo, mayonnaise. Tsaka pala, sa mayonnaise, kaya ito yung binili ko kasi gusto ko medyo manamis-namis eh. Pwede rin kayong gumamit ng ladies choice. Kayo bala, choice nyo yan. Pero ito sa akin, best food kasi medyo matamis na to. So hindi na tayo maglalagay ng asukal. Optional lang yun. Naturally sweet na pala yung ganyan. Hindi ko na nga mapatakan ng pawis eh. Naan lang natin. So speaking of pawis, total nagluto ka. Ano mapapayo mo sa mga ano, sa mga taot magluto ng sa mantika ba? Matalsika? Hinaan nyo lang yung apoy tsaka laging palayo yung paglalagay nyo. Kanyari, sabi nga ni Nino Red, kapag naglagay ka ng kunyari baboy, laging palayo. Tsaka huwag nyo itatapon kasi lalong tatalsik yun eh. Pag ganun lang lagi, dahan-dahan lang. Smooth lang. Eh paano daw pag frozen o? Pag frozen, mag-ready na kayo kagad ng takip. Kasi kahit ako takot eh. Guilty. Kasi pagka frozen, dapat may ready ka ng takip para tatakpan mo na lang. Pero yung iba, tama yun ginagawa dahil hindi mo na ata iniinip yung mantika. Oo, yun pa. Kaya malaking factor yun. May mga piniprito kasi na kailangan sobrang init muna ng mantika. Bago mo ilagay. Tulad yan, tilapia. Pagka nagluto ka ng tilapia, kailangan. Sobrang init ng mantika kasi kung hindi, didikit siya sa kawali. Kahit non-stick pa yan. Or madudurog siya. Yun yung ayaw natin. Wait lang. Kukuha na ako ng pangsala. Pwede natin patayin yung apoy. Kunting halo lang. Op, baka matalsikan ka. Ayan, crunchy na siya. Pantay na yung kulay. Pwede na to. Uy, may masala. Pangit nga eh. Sorry ah. Pero kailangan yan. Okay na yan. Masala lang natin yung ano. Ayun o. Ganda ng texture. Even na yung kulay niya. Hindi na pala natin gagamitan ng tissue to. Kasi tuyo-tuyo naman na siya. Sala naman na siya eh. Sino bang siya? Ito, spam. Ah, yung spam. Ay, hindi naman. Issue dyan, ha? Ayan. Tuyo-tuyo na. Baka kailangan madaligan. Ang init na nga ngayon eh. Lagyan na natin siya dito. Lahat. Sorry, ang pangit ng haluan natin. Pero okay na yan dahil nga typical naman na Pilipino tayo eh. Tayo maarte, pwede na yan. Ngayon, lagay na natin lahat ng nahiwa natin na spices. Okay. Ayan, so, unahin natin ito sibuyas. Kahit ano unahin nyo, pwede yan. Parang ang lalaki ah, pero hindi, kaya yan. Choice naman nila yan. Sayang to. Eh, yun eh. Paminta. Ayan, mga ganun. Basta konti lang, pansyahan lang, kayo masusunod. Asin. Pinch lang.
Then detergent. Ayun na. Detergent. Konting suka lang. Ayan. Pwede na yan. Then lastly, mayonnaise. Baka naman. Siguro mga ganyan na lang muna. Dagdagan na lang natin. Ngayon, hahalo-haloin lang natin yan. Haloin lang natin siya may higit. Then plating na. Sa sarap ng pulutan niya. Mukhang hindi yan magtatagal sa inuman. Mm-hmm. Lalo na kung may kainuman ko yung malakas ng pulutan. Mm-hmm. Ay, may nakalimutan ako. Shanghai nga, inuwi. Katropa pa kayo. May nakalimutan ako. Lagyan natin ito ng konting seasoning. Okay. Para medyo masarap. Kuha ko ng seasoning. Wait lang. Ayun na. Magi sabor. Baka naman. Haluin lang natin din ulit. Then plating na. Sayang. Sabagay, ganun naman sa dinakdakan, no? Hindi parang parang hilaw, no? Hindi sibuyas. Oo, ganun talaga siya. Yun yung magpapasarap dun. Oo, kasi matapang iba yung tapang siya, ng sibuyas na hilaw kapag gano'n. Hindi naluluto. Pwede na natin ito ilagay sa ano natin. Plating! Sarap. Tignan ko. Oops, sorry, sorry. Tapon-tapon naman. Sayang to. Hap, kahit matapang yung sibuyas. Malig kasi ako sa sibuyas eh. Ayan, alis na. Wala tayong garnish. Pwede na yan kasi pulutan lang naman eh. Ayos na. Inuman na.